guys, nagsilaway ni back again. And then this time pag-uusapan natin gaano pa kahirap ang mag-iisang OFW dito sa bansa. Kasi mostly na mga Pilipino na hindi naka-experience na ganito, iniisip nila na once you are OFW, marami kang pera. Nakatatak kasi yan sa pag-iisip ng mga Pilipino na hindi naka-experience ng mangibang bansa, mangibang ibayo. That's why they are thinking na once you are overseas Filipino worker, you have many money. Oh, literal na iniisip nila. Hindi ko gine-generalize lahat, pero most of them, they are thinking that once you are working abroad, you kumikita ka na malaki. Yun talaga yung iniisip nila eh. Pero hayaan nyo, talakayin natin. Ano ba talaga yung nangyayari na hindi nakikita ng mga Pilipino na nasa Pilipinas lang? Ano ba yung totoong sitwasyon ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa? First of all, let me clarify you these things na once OFW, iniisip nila na maraming pera. Di ba redundant na yung sinasabi ko na literal na iniisip nila maraming pera? Which is, gusto ko lang talaga i-clarify sa inyo na oo, yung sa mga malalaking tao, yung sa mga maganda yung trabaho. Pero, iniisip nyo ba yung kung ano ba yung talagang nangyayari sa kanila? Behind all those pictures, happy pictures na nangyayari sa kanila, behind all those videos na pinupost nila na nasa ganito kami ngayon, hindi nyo ba alam? All days, may nagtatrabaho na 8 hours, 12 hours yung trabaho nila. Hindi nyo ba alam na nahihirapan sila? Kailangan nilang gumising ng umaga or kailangan nilang matulog ng ilang oras lang tapos magtatrabaho na naman. Then here's come, na iniisip nyo, meron maghihiram ng pera, merong hihingi para sa birthday, merong hihingi ng mga sapatos, hihingi ng mga pasalabong kapag umuwi kayo, hihingi ng kung ano-ano kapag magsesend ng package. Hindi nyo ba alam yung hirap na pinagdadaanan nung isang OFW para lang maibili yung mga hinihingi nyo? Take note of that one. Hindi nyo ba naiisip na tao lang din sila? They are suffering. Nagsasuffer din talaga sila. Kailangan nilang gumising ng umaga. Yun talaga eh. Kailangan nilang gumising ng umaga. Madaling araw pa lang, alas 4, alas 3 ng madaling araw, gising na yan. Lalo na yung nag-work sa mga bahay or may morning duty. Almost of them nagsisimula 5 o'clock in the morning, 4 o'clock in the morning. So malayo pa yung tatrabahoyin nila. So, yung mga amo nila, kailangan pa natutulog na. Yung mga kasambahay, dapat gising na sila. Mga 2 hours before na magising yung mga amo nila. Ipiprepare nila. And here comes tuwing sahod. Ito talaga yung parang nakakainis eh. Every time, every sahod, every katapusan ng buwan, sa kanyo na naaalala. Ay, pwede ka bang magpadala? Pwede kang magpadala kasi ganito kasi, kailangan ko kasi. Hindi nyo ba naaalala na ang hirap kumita ng pera sa ibang bansa? Hindi ko naman gine-generalize lahat ng mga tao, lahat ng mga pamilya natin nasa bansa, pero may iilan talaga nakakairita, di ba? Hindi nila iniisip anong sitwasyon, yung sitwasyon ng kapamilya nila na nagtatrabaho sa ibang bansa. Take note of that one, ha? Common sense na lang. Kayo nga nahihirapan dyan, lalo na siguro yung mga OFW na nagkatrabaho sa ibang bansa, mas nahihirapan sila. Try nyo nga i-reanalyze. Kayo, gumigising na lang kayo, naghihintay kayo every katapusan ng buwan. Here's comes, na magpapadala na naman si nanay, magpapadala si ate, magpapadala si kuya, magpapadala si tito, yung mga ganong bagay. Tapos,
kayo pa yung galit. Minsan kasi, minsan tayo pa yung galit. Bakit ang tagal mo magpadala? Bakit ang tagal ng package mo dumating? Ano bang ginagawa mo? Sampalin kaya kita? Sampalin kaya kita? May mga pamilya talaga tayo ganun eh. Hindi natin maiiwasan yan eh. Di ba? So, pangalawa, i-discuss natin. Bakit tinatawag na yung isang OFW na is a liar? Hindi as in is a liar na I'm a liar. Ganun. White lies. Yung nakikita natin yung mga post nila, videos, every post in Instagram, in YouTube, in Facebook, masaya sila kung saan-saan sila nakakarating. Pero behind those features, those videos na nakikita natin, may kalungkutan na kaakibat yun. Pagkatapos ng saya, balik ulit sa trabaho, balik ulit sa sakripisyo, gigising ng umaga, gigising ng madaling araw, magbabiyahe kahit puyat pa, kulang yung tulog. Sometimes, yung tulog nila is 3 hours, 4 hours, 5 hours, not enough. Kasi yung trabaho nila, more or less, 8 hours, 8 hours, okay pa yun. Yung 12 hours na working days, every day, tapos gigising ka ng umaga, tapos yung biyahe mo is around 1 hour to your working site. Tapos magpo-post sila once a month, twice a week, magpo-post sila na may gatherings, na masyal. Tapos may magko-comment sa mga social media platforms sila, wow, ang ganda naman ng buhay mo dyan. Hindi mo ba alam? Hindi nyo ba alam? Let me clarify these things. Hindi nyo ba alam na kaakibat ng mga magagandang views, magagandang pictures, isang araw na parang mamumuhay sila ng luxuries, kaakibat nun is after that one, balik ulit sila sa sakripisyo, gigising sila ulit na madaling araw. Kahit may sakit ka pa, may trangkaso ka pa, kailangan mo magtrabaho. Kahit yung one day na yon, iibigay mo na sa kanila, ganun pa yung sasabihin mo? Pwede pa siguro kung sabihin mo, enjoy your day. Kasi deserve mo yan. Magko-comment, buti ka pa. Buti ka pa. Maganda yung magagari yung buhay mo dyan. Nagsasaya ka lang. Yun yung kinaiinisan namin talaga. Yung sinasabi na, buti ka pa. Ganyan lang yung buhay mo. Ganyan ka lang. Papetiks-petiks. Nakakainis, nakakairita talaga minsan yung mga ganong bagay. Ang yaman mo na, sana all. Sana all. Hindi nyo ba alam? Deserve din namin minsan to have a, what do you call that? To spend our time na i-reward yung sarili namin para sa mga sacrifices. Hindi ba deserve namin na nagtatrabaho kami every single day? Minsan nga, wala kaming off, wala kaming weekends, nagtatrabaho kami just to provide the needs and wants of our relative and loved ones. Pero here's come yung mga ibang tao, minsan, ito talaga yung nakakasakit kasi minsan, yung nagsasabi sa'yo lang ganun, mismo, relatives o pamilya mo. Nakakakirot lang talaga ng damdamin kasi ganun yung iniisip nila. Iniisip nila na kumikita na kana ng limpak na na pera, pero hindi nila alam nagtatrabaho ka within 12 hours pero yung kita mo ang liit, pero yung iniisip ng mga pamilya mo, yung mga tao, again, I repeat, hindi ko gine-generalize lahat, pero may iilan talaga di natin may iiwasan na iniisip nila na limpak na salapi yung kinikita mo, which is very wrong talaga. Kahit itanong nyo sa mga ka-OFW natin, lalo na yung mga nagtatrabaho sa loob ng bahay, yung mga construction workers, bilat sila sa araw, hindi nyo ba alam dito sa Middle East ang init? Sa lakas sa lamig. Kung gaano sobrang kalamig dito, ganun din yung katumbas ng sobrang init dito. And which is mas malala pa kasi kapag humidity, pinapawisan ka, doon tayo nagtatangkaso, mga OFW, doon sila nagtatangkaso. Pero,
Kahit nakatangkaso na nga sila, inom lang ng gamot. Kailangan gumising ng umaga, kailangan magtrabaho. Kung walang trabaho, walang kita. Pero may iilan talaga sa mga tao na makikitid yung utak na iniisip nila na masaya lang palagi yung buhay ng mga OFW. Nakakainis, di ba? Ito yung pangatlo. Pangatlo na to. Yung sa mga relatives namin dyan sa Pilipinas, try to be sensitive enough. Hindi nyo ba alam na every day, every hours, every minutes of our life ng mga OFW, iniisip nila yung kapakanan ninyo, yung mga futures. Iniisip nila na every birthday sana nandyan sila. Every some occasions, important occasion of the family, nandyan sila, nakaka-attend sila. Sana maintindihan nyo, be sensitive enough. Diba? Hindi nyo ba alam kung gaano kalungkot na nakikita? Oo, nalulungkot din kayo. Lagay na natin yan. Kasi given na yan, nalulungkot kayo kasi wala yung main provider nyo. Kung gaano, kung 50% yung lungkot nyo, mga 1,000% yung lungkot na nararamdaman ng mga ka-OFW natin. Kasi nakikita. Pero, kaakibat ng mga lungkot na yun is masaya sila kasi nakaka-provide sila by financial things, mga important things na ibibigay nila sa'yo, sa inyo. Pero hindi nyo ba alam, mas nalulungkot sila kasi dapat nandun siya, nandun sila, nandun kami na nakikipag-celebrate sa mga important occasions like birthdays, graduations, anything and etc. Diba? Kaakibat ng mga ganong bagay, nakahiga sila, umiiyak. Ito kasi yung pinakamasakit na nangyayari sa mga OFW na umiiyak sila na walang boses. Umiiyak sila. Umiiyak yung mga OFW na nakasama. Yung mga unan, yung mga kumod. Pero mahaba na isang oras na iyakan yun. After that, they need to move on. Ganon katiba yung mga OFW natin. Yung mga kabayan natin. Nagtatrabaho. Kaya, we should be proud of them. Kahit gaano kahirap, gaano ka ups and downs ng yung mga buhay na nangyari sa kanila, they still to manage to raise up. They still to manage to smile. Yan talaga yung tatak ng mga Pilipino eh. Kahit anong problema na pinagdadaanan nila, they are finding a ways para masolve yung mga problema na nangyayari sa kanila. They still manage to survive, they still manage to smile every day, lalo na yung mga kabayan natin nagtatrabaho sa mga malls, sa mga customer service. Even though may burden sila, may dinadala silang lungkot sa kanilang balikat, they need to smile para kumita, para may maipadala sa inyo. Kaya, one advice lang sa mga kasalawayan dyan, sa mga kapamilya natin dyan sa Pilipinas, try to be sensitive and up. Kahit wala kayong kailangan, kahit wala kayong gustong hingin, try to message them, kumusta ka na ma? Kumusta ka na pa? Kumusta ka na kuya? Kumusta ka na ate? Yung mga ganun bagay, kahit wala kang kailangan, try to message them. Yung mga, ingat ka. Ingat ka parate. Mahal ka namin. Yung mga ganung bagay, di ba? Ingat ka parate. Kumain ka na ba? Huwag mo pabayaan yung sarili mo. You need to take care of yourself. Kasi wala kami dyan para alagaan ka kapag nagkasakit ka. We are waiting soon na uuwi ka sa amin ng okay. Yung mga ganong bagay, yung mga words na mga ganyan, yan yung nagpa-flatter, yan yung nagpapalakas sa bawat isa sa amin, mga OFW.
mga ka-order, mga kabayan. Try to send them a message. Yung mga, kahit wala kang kailangan, wala, as in wala kang kailangan. Yung out of tomer lang. Miss ka na namin. Miss ka na namin, ha. Sana makita ka na namin. Sana makauwi ka na. Mahal na mahal ka namin. Kailangan ka namin. Right? Huwag ka mag-overwork. Kasi, nakakaraos naman kami. Try to save for yourself. Yung mga ganung bagay, nakaka-flutter talaga yun ng puso ng bawat isa sa mga OFW. Kaya, mga ganung bagay lang. Kahit yung emotional affections lang, yung kailangan ng mga OFW, yan talaga yung nagbibigay ng lakas sa kanila. Kaya hanggang sa muli, mga ka-OFW, mga kasalawayan. Bye-bye.